ng tauhan, lugar at insidente sa programang ito ay katang-isip lamang at hindi nagpapakita ng mga totoong tao, lugar o pangyayari o kumakatawan sa anumang aktual na organisasyon. Anumang pagkakahalintulad sa totoong buhay ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. The governor is already arranging the meeting. Sir, your family is still here. I thought we had discussed this. Sir, sabihin mo kay Wajib, nandito kami para sa'yo. At lalaban kami hanggang kamatayan kung kailangan. Your aunt? She looks like a warrior, huh? What about your mother? I heard you are having problems with her. Is that the reason why you come to talk to me, Richard? Let me remind you, Sahal. A Mujahideen warrior has no family except for those who are willing to fight and die for his cause. So, if your mother will prevent you from doing your plans... Ano mong problema na matagnan yan sa akin? May problema ba saan? Ayaw ba niya na nandito ako? We will finish this later. Bakit mo pinatay? Hayaan mong kausapin ko siya. Hina. Tama na. Bakit? Hindi na ba ako pwedeng magsalita? Ano bang gusto niya? Pumili ka? Ang pamilya mo? O ang pinaglalaban mo? Ate. Ang sabi ko tama na, di ba? At hindi na ako pwedeng magsalita. Siguro tama siya. Palayasin mo na ako saan. O di kaya, ate, pilihin mo, patayin mo ang sarili mong ina. Gustong kumausap sa'yo. Abe? Lia? Lia, ikaw ba yan? Oo. Oo, Abe, ako to.
Aliyah. Ikinulong ako ni Paco. Buti na lang, nailigtas ako ng mga tauhan ni Sir Elmer. Salamat kay Allah at ligtas ka. Ate. Hindi mo dapat ginawa sa harap ni Wojit yun. Nakakahiya. At ako pa ngayon ang nakakahiya. Niligtas ni Wojit si Saal, ate. At si Wojit din ang nagsasabing itakwil niya ang kanyang pamilya. Hindi. Ang sinasabi ni Wojit, hindi dapat maging sagabal ang pamilya sa ipinaglalaban natin. Sagabal ba ako, Fatima? Papatayin mo rin ako. Malaki na talaga pinagbago mo, ate. Mula nang makasalamuha mo si Alex. Hakim! Ilang ulit ko bang sinasabi sa iyo ang pangalan niya, Hakim! Hindi ako nagbago. Dahil alam ko na ang pinaglalaban ko ay ang pamilya at ang malawak na komunidad ng mga Moro. Kayo, Fatima. Kayo ni Saan. Alam niyo pa ba ako anong pinaglalaban niyo? Sir, pinuntahan na namin lahat ng locations kung saan na malagi yung Paco. Hoping na makikita namin si Alex na baka kinulong din siya kagaya ng ginawa kay Aaliyah. Pero still up to now, there's no sign of Alex. At hanggang ngayon, wala pa rin tayong lead kung nasan si Saal. General? Pa! Pa! Ah! Sorry, anak. Marami lang ako iniisip. Huwag kayong mag-alala, sir. Mahuhuli din natin siya sa Saal. Hindi lang si Saal ang iniisip ko. I need to go to Manila and talk to the Provost Marshal. Pa, may problema ba? Iko-court marshal nila si Alex Elmer. Ano? Bok? Bok? Bok, kamusta? Tol, balita ako, nakabalik ka na. Welcome back. Bok, pasensya ka na, hindi kita nasamahan doon kay Tito Victor. Salamat, Bok. Napatawag ka. Tungkol kay Papa Bok at kay Alex. So if this is about Alex, pwede bang... Bok, let me stop you. Naintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Lahat tayo nagluluksa sa nangyari kay Tito Victor, but... Tol, dito sa kapatid ko. Malaking accusation yung nangyayari sa kanya. And there are a lot of consequences, Tol. Karir niya, buhay niya, pamilya niya, ako. Si Papa, si Mama. Bok, alam ko magkaibigan tayo. Pero ibang usapan na pagtungkol sa pamilya. Bok, wala na akong pamilya. Mag-isa na lang ako ngayon, alam mo ba yun? At dahil yun sa pamilya ni Alex, at dito tayo lahat. Naghihintay tayo ng paliwanag niya. Pero walang Alex sa dumarating. Hindi ako naniniwalang bihag si Alex ng pamilya niya. Ang pinaniniwalaan ko, si Alex mismo ang lumapit sa kanila. At kung matino siyang sundalo, hindi niya dapat ginawa yun. Bok, hindi natin alam ang totoo. I'm sorry, Bok. Kung saan na lang makarating yung investigation, doon na lang tayo magkita-kita.
General. Kaya. Magtatanong lang sana ako tungkol sa kaso ni PFC Marasigan. Ongoing ng preliminary investigation sa kaso ng anak ninyo, General. And if the results permit the filing of formal case against him, aakit na ito papuntang tribunal court. At kung magkakaganon, mapipilitang humarap si PFC Marasigan sa court martial. Hindi nagtatago ang anak ko. Tinangay siya ng mga kalaban. Yun, General, ang contention natin. Tinangay ba siya talaga o sumama sa mga kalaban? Saka dapat di na kayo nag-abala, General. Wala rin naman ako magagawa sa kaso. Gugulong at gugulong ito. Gusto ko lang din naman malaman ninyo kung ano ang kalagayan ng anak ko. And if I may suggest, kumonsulta na lang kayo sa legal department para makabuo kayo ng legal team. Maaari din kayong kumuha ng inyong private lawyers. Maraming salamat kung gano'n. Walang alaman, General. So, carry on. Sir! Carry on. Hindi ko po alam na pupunta kayo dito, sir. Wala pa si Alex, kaya gusto ko lang malaman kung ano mangyayari sa hearing. Kamusta ka na, Jethro? Hindi na tayo nagkausap simula nung mamatay ang papa mo. Okay naman, sir. Mag-isa, pero kinakaya. Impartial po ang Provost Marshal General. Walang kasalanan si Alex. Paulit-ulit kong sasabihin sa iyo yun, Jethro, dahil yun ang totoo. Paulit-ulit ko din pong pagdidiinan na malakas po ang ebidensya ni Arguelles laban kay Alex. Sinabi na rin po sa akin ni Tito Vera ang totoo. May kasalanan si Alex. Nagtaksil siya sa ating lahat. Sumama siya sa kanyang totoong pamilya ng mga kriminal at ang mga tao na pumatay sa pamilya ko. Ako ang may atraso sa papa mo. Hindi si Alex. Sir, hindi po sa lahat ng pagkakataon namamana ang kasalanan. Nag-tridor si Alex. Hindi lang po sa aming pagkakaibigan, kundi sa bayan. Mahirap po na kalaban ang bayan, General. Sisiguraduhin ko na mawawalang sala si Alex. Inosente siya. Inosente rin po ang nanay ko. At ang ate ko, nung patayin sila ni Yosef. Ang Yosef, na higit mas pinaboran niyo kaysa kay Daddy. I'm sorry, sir. I'm just doing what I think is right. Sabi niyo ako tungkol sa pagtitigo kay Alex. Hindi na magbabagong desisyon ko. Gusto ko lang sabihin na sana tignan mo muna lahat ng angulo. Hindi yung angulo na gusto mo lang. Benji, kaibigan natin si Alex, parang kapatid na natin yun.
Di ba pwedeng isang tabi mo muna yung galit mo? Makinig ka naman sa amin, buddy. Angie. Buddy. Kalimutan muna natin yung away natin. Sana magkaisa tayo para sa kapwa natin, sundalo. Tol, alam mo dyan sa puso mo eh. Nung wala naman talagang kasalanan si Alex. Nagtutulungan niyo pa ako? Ha? Buddy, hindi ka namin pinagtutulungan. Nakikiusap kami. Bilang kaibigan mo. Michael, wala akong pakialam. Hindi ko kayo kailangan. Sa'yo. Wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam sa mga nararamdaman nyo. Ito tatandaan nyo, ha? Lalong-lalo ka na, Michael. Hindi ko kailangan opinion mo. At hindi ko kayo kailangan. Ano nangyayari dito? Sir! Kerion! Arguelles Mendoza! Anong pinag-aawayan ninyo? Para kayong mga bata! Puro kayong pagtatanggol kay Alex. Bakit nyo ba pilit pinagtatalunan ang nangyari kay Alex? Wala si Alex dito ngayon dahil pinili niyang mawala. Gumawa ng desisyon si Alex at hindi niya kayo sinama dun sa desisyon na yun. Tama nga kayo. Walang nakakaalam kahit sino dito kung ano talaga ang nangyari. Siya lang. Kaya ako bumalik. Pwede. Para magpaliwanag. Nabasa mo na ba ito? Kailangan na natin turn over si Marasigan immediately. Naintindihan ko po, sir. Pero at the moment, we still don't have any leads as to PFC Marasigan's present whereabouts. We have to do something. Kailangan na natin mahanap si Marasigan sa lalong madaling panahon. Permission to enter, sir. Come in. Nandito na po sa campus si PFC Marasigan. Nandito si Alex? Alex. Ikaw ba si PFC Alexander Marasigan? Sir? You are under arrest for aiding and abetting the enemy. You have the right to remain silent. Anything you will say may be used against you in the court proceedings. You have the right to choose your own counsel. If you cannot afford, the government will provide for you. Do you understand your rights? Oy, taga lang. Ba't nyo ina-arrest si Alex? Ano kagatagan? Sir, ano nangyari dito? Sir, ano nangyayari kay Alex? Diba under investigation pa lang siya? Sir, tulungan natin siya. Wala na tayong magagawa. Gumugulong ng kaso. Ano, Arguelles? Ano, masaya ka na? Ha? Gago talaga eh!
mo na, wala tayong mapapala. Alex dito sa Texon. Pero dadalhin nila sa Fort Bonifacio. Doon siya i-detain. Doon daw siya i-court-martial. Hindi dito sa Texon. Gagawa ako ng paraan para makapunta ka agad yan. Habang wala ako, pwede ba ikaw munang bahala dyan? Balitaan mo ako kung ano ang nangyayari. Sige, sir. Ina! 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 Walang nakakita kay Ina!
Akbar. Allahu Akbar. Isa, ngunit magkaiba ng paninindigan, magkaiba ng pinaniniwalaan. Na pinaglayo ng pagkakataong maaari namang iwasan. Napakarami ng buhay na inilalaan. Napakarami ng pasakit na pinagdadaan. Paano ko maimumulat sa kanila ang katotohanan na magkasing isa ang kanilang ipinaglalaban? Ang makaptan, ang kapayapaan. Gabayan mo siya. Gabayan mo ako. Inshallah. Lord, bakit ganoon? Ang tagal. Kanina pa tayo naghihintay dito. Huwag kayong mag-alala, tita. Sigurado ako palabas na rin kayo. Anak! Anak! Sa daddy mo at sa buong pamilya mo. Kitang-kita ko sir. At dinig na dinig ko kung paano nila tinawag na ina at anak ni isa't isa. Tinawag na hakim si Alex. Yes, minalo, Raji. Bukong gusto mong kilalanin ni Alex yung tunay niyang pamilya. Kaya kasama niya ngayon yung mga alo, Raji. So, totoo nga. Nasa kuta siya ng mga kalaban niya. Pero hindi siya ang kalaban mo. Paano ka nakakasiguro? Dahil alam ko.
ginagawa ni Alex yun. Naintindihan ko kung saan ka nagagaling. Lahat tayo nagdulok sa nangyari kay Tito Victor, but well, dito sa kapatid ko, malaking accusation yung nangyayari sa kanya. And there are a lot of consequences, Tol. Karir niya, buhay niya, pamilya niya, ako, si Papa, si Mama. Walang kasalanan si Alex. Ulit kong sasabihin sa'yo yun, Jethro, dahil yun ang totoo. Ako ang may atraso sa Papa mo. Anak. Mama. Anak ang Ninang Victor mo. Alam ko na. Alam ko na. Si Saal Al-Horajin, yun daw ang pumatay sa ninong mo. Tapos, sabi nila, nakita ka raw na kasama nila. Pumunta ka raw dun sa kuta nila. Totoo ba, anak? Kasama mo sila? Yes, ma. Totoo. Totoo, nandun ako. Pero, ma, may nangyaring insidente. Nung hinahanap ko sila, nasaktan si Ina. Nasaktan mo yung nanay ko. Nakakaya ko sumama sa kanila dahil gusto ko siyang tulungan. Wala sa isip ko ng mga oras na yun na mga wanted sila. Wala sa isip ko, hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay. Yes, ma. Anak, naiintindihan ko. Gusto mo lang naman makilala ang tunay ng pamilya. At walang masama, Tol. Wala rin masama kung iniligtas mo si Amara. Kasi kahit anong mangyari, nanay mo pa rin siya. Pamilya mo pa rin sila. Alam mo, ang totoo niyan, anak. Parang natutuwa ako dahil kahit ganun sila, binigyan mo sila ng pagkakataon. Pakiramdam ko, anak, pakiramdam ko, napalaki kita ng tama dahil lumaki kang mabuting tao. Ma, sorry. Alam ko lagi kita pinag-alala. Sorry dahil hindi ko tinupad yung pangako sa'yo. Nauwi ako. Hindi ko naman alam na abot sa ganito. Anak, hindi mo kailangan humingi ng sorry sa akin. Nag-iintindihan kita, anak. Wala kang kasalanan. Anak, naniniwala ako. Wala akong kasalanan. Ano ka ba kasigurado na buong katotohanan ang nadinig at nakita mo? Galit ka ba kay Alex? Galit ka sa kanya dahil iniisip mo na nag-traitor siya sa ating lahat. Dahil sumama siya sa mga taong pumatay sa kapatid mo. Tama ba? Galit ka dahil nasasaktan ka. Angie, kalimutan muna natin yung kawin natin. Sana magkaisa tayo para sa kapwa natin, sundalo. Tol, alam mo dyan sa puso mo eh. Nung wala naman talagang kasalanan si Alex. Pakikiusap kami. Kailang kaibigan mo? Gusto ko lang ipaalala sa'yo kung ano ang mahamang pagtululim yung ginagawa. Titestigo ka namin kay Alex. Hindi ba suhul bayad ang tao dyan? Alam mo kung anong pakialam ko? Ang tropa natin si Alex. Natin. Nasasaktan ka dahil iniisip mo na pinagtaksi lang ka ng kaibigan mo. Ng taong itinuring mo na kapatid. Sige, ito sa'yo na ko iwala mo. Kung kailangan mo ng pampalakas loob na yan. Alex, hindi ko alam kung gaano kalalim mang naging ugnayan niyo ni Kuya Olan. Ang alam ko lang, utang mo ang buhay mo ngayon sa kanya dahil yun ang sinabi mo. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang intindihin ang naging desisyon mo na sumama sa tunay mong pamilya. Ito, anak, ha, dinalan kita ng mga kailangan mo.
Kumain ka mabuti, ha? Tatawagan ko muna si Dante, ha? Maiwan ko muna kayo. Hello, Dante. Dante, wala ka na ba ibang pwedeng gawin? Kung nakita mo lang siya, para siyang kriminal na nakaposas. Dante, mabuti anak natin. Bakit pa kailangan siyang tratuhin ng ganito? Baka naman may iba ka pang pwedeng lapitan, si Lucente, si Fonte. Wala rin magagawa si Lucente. Hindi ko rin makontak si Fonte. Minda, magtiwala ka sa akin. Iuwi ko ang anak natin. Dante, nagtitiwala ako sa'yo. Pero huwag mo sana kakalimutan na kasama ako sa laban na to, ha? Papatunayan natin na walang kasalanan si Alex. Salamat, Minda. Huwag ka mag-alala. Mabubuo ulit ang pamilya natin. Kailangan na akong umalis dito sa kampo. Mamaya na lang tayo mag-usap pagdating ko dyan sa Maynila. Sige, mag-ingat ka. Kaman lang nagparamdam. Kaman lang tumawag. Alex, diba sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang utuloy doon? Pahama ka patuloy. Lahat kami alalang alala sa'yo. Labo mo naman kasi. Ay. Lord, I'm sorry. Kung bigla na ako nawala. I'm sorry kung nasaktan kita. I'm sorry kung iniwan kita sa ere. Magulo lang kasi talaga ang isip ko nun. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo kahit kanino yung nararamdaman ko. Sarili ko nga hindi ko maintindihan. Sana sinubukan mo pa rin. Makikilig naman kami. Kinig naman ako, Alex, eh. Alam ko. Alam ko, Lord. Pero umabot ka ba sa buhay mo na gusto mo munang lumayo, mapag-isa? Iwan muna lahat ng to para hanapin ang sarili mo. Alex, alam mo, pwede mo naman talagang iwasan lahat ng ito, eh. Pero hindi mo ito dapat talikuran. Dapat mo itong harapin. Habang wala ako, habang hindi ko nakikita ang tropa, ang pamilya, ikaw, tsaka ako na-realize na kailangan ko na bumalik. Kailangan ko nang harapin lahat ng to. Nang kasama ka. Kasama lahat ng mga mahalagang tao sa buhay ko. Alex, huwag mo na itong uulitin, ha? Pakiusap. Hindi na ako ulit mawawala nang hindi nagpapaalam sa'yo. Siguraduhin mo. Para sigan. That's an order. Yes, ma'am. Kumusta si Alex?
Mabuti naman daw. Pero alala pa rin ang mama mo. Tingin mo pa, nalagpasan ba talaga ito ni Alex? Magtiwala na lang tayo na malalaig ang katotohanan, Elmer. Tatagal mo ang loob mo, Alex. Malalampasan din natin ito. Si Jethro. Kamusta si Jethro? Sigurado ako hindi pa rin siya nakaka-recover sa pagkamatay ng daddy niya. Mahirap mawala ng pamilya. Hindi ko man lang siya nadamayan. Alex, ang mga alhuraji ang sinisisi niya sa pagkamatay ng daddy niya. At kasama mo ang mga alhuraji na napatay si General Montejar. Wala pang nabanggit si Sai. Hanggat hindi ko maipaghiganti ang pagkamatay ni Ama sa institusyon na pumatay sa kanya, hindi matatapos ang aking paghihiganti. Papatayin ko silang lahat. Ang mga Montejar, ang mga sundalo. Patawarin mo na ako akin, pero kung kinakailangan, yung sinasabi mo nagpalaki sa'yo, papatayin mo siya. Galit siya. Galit siya kay Ninong Victor. Galit siya sa papa ko. Nagbanta siya na papatayin sila. Papatay din siya ng mga sundalo. Hindi ko lang alam kung itinuloy niya ang banta. Pero kung si Saal talaga... kung si Saal talaga ang pumatay kay Ninong, kailangan niya magbayad. Pero hindi lang si Saal ang sinisisi nila. Pati ikaw, Alex. Jethro ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon. Lord, wala akong kasalanan. Papatunayan ko na wala akong kasalanan. Sumasagot? Hindi. Saan? Saan ka galing, Ina? Nagpahangin lang ako. Sa susunod, sabihin mo sa akin kung aalis ka. Magpapasama ako sa iyo ng tauhan. Bakit preso na ba ako ngayon? Hindi ako pwedeng umalis nang walang kasama. Huwag kang mag-alala saan. Hindi naman ako maglalayas. Wala naman akong ibang pampupuntahan. At kung may pupuntahan ka, aalis ka. Iiwan mo kami. Ako. Ina, kung gusto mong umalis, hahayaan kita. Alam ko naman na si Hakim ang lagi mong pipiliin. Siya ang lagi mong iniisip. Pero kung totoo nga na pinili mo ako, panindigan mo. Dumito ka talaga.
pangako, ha? Kahit anong mangyari, hindi ka aalis dito. Hindi mo ako tatalikuran. Lahat kakalimutan mo. Lalong-lalo na si Hakim. Dahil si Hakim, wala na siya. Ako nandito. Lahat kami nandito. Mangako ka. Nangangako ako, Sal. Hindi kita iiwanan. Sigan, may bisita ka. Alam ko lahat ng ito. Sinabi ko sa'yo, sa inyong lahat, ang buong katotohanan. Hindi na sana nangyari ang lahat ng ito. Wow. Ako yung dapat mag-sorry sa inyo. Sa lahat ng ginawa niyo para sa akin, nakuha ko pa rin magalit sa inyo. Puro sakit sa ulo, puro problema ang iginanti ko sa lahat ng pagmamahal na binigay niyo sa akin ni Mama. Papatawarin mo ako. Pakiramdam ko walang kwentang anak. Huwag mo sabihin yan. Pa, hindi ba? Hindi ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, dapat nga... Dapat siguro paan dito ako eh. Wala kang kasalanan. Sino? Sa akin nagsimula lahat ng to. Ako ang dahilan. Bakit lahat kayo nahihirapan dahil sa mga ginawa ko, nilalagay kayo sa alanganin. Pati si Ninong nadamay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Alex. Sino ba? Sinong sisihin ko? Dahil inampon at pinalaki kita. Wala kang kasalanan. Galit at paghihigante ang punot dulo ng lahat ng ito. Lahat ng tao, ang tingin sa akin, traitor. Ikaw, Papa. Kahit minsan, sumaki pa sa isip mo yun. Alam kong hindi totoo yun. Anak kita at kilala kita. Alam kong kahit anong mangyari, kahit malagay ka sa kagipitan, gagawin mo ko anong tama. Gagawin ko ang lahat para patunayan yan. Kumapit ka lang, Alex. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Salamat. Salamat po. Hmm.
nagsala ka. Pa. Si Sir Fontiveros. Kailangan mo siyang kausapin. Si Fonti? Bakit? Asyang dahilan kung bakit nandun ako sa mga Alhuraji. Ano sabihin? Bakit kinuusap ako ni Sir Fontiveros? Uulitin ko, Alex. May tumuli ka bilang sundalo na hulihin ang mga kalaban. Yun ay kung kalaban pa rin ang turing sa kanila o pamilya. Sir, tulad ng sinabi ko, alam kong tungkunin ko bilang sundalo. Kung ganun patunayan mo, alamin mo ang lahat ng tungkol sa kanila. I-infiltrate mo sila. Sir, hindi ko yun magagawa. Hindi yung parte ng trabaho ko. Walang problema. Gagawin ko yung parte ng trabaho. Pero walang makakaalam nito kung di tayong dalawa. Wala lang iba. Kung inutusan ka ni Fonti na puntahan ng mga Alhuraji, ibig sabihin, opisyal ang presensya mo doon. Wala kang kasalanan. Hindi ka dapat makulong. Basta ka. Hayaan mo muna ako, Lord. Oh, alam ko galit ka pa rin sa akin. Huwag na natin pag-usapan. Please. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, kaya dala ako ng mga kailangan mo. Si Alex nga pala nakadating na. Alam ko. Nanggaling na rin ako dun sa kanya. Pinaabot niya yung pakikiramay niya mo. Kapal ng mukha niya. Oh. Baka wala naman kinalaman si Alex sa nangyari sa dati mo eh. Lords. Pamilya niya ang pumatay kay Dad. Ang pamilya niya ang may kasalanan kung bakit mag-isa na lang ako. Po. Pamilya niya. Hindi siya. Paano ka nakakasiguradong wala siyang kinalaman sa nangyari? Bakit siya sumama sa kanila? Bakit niya hinayaang mangyari yan kay Dad? Pok, si Alex ay makakasagot ng lahat ng tanong na yan. Pero kilala mo siya. At alam mo na hindi niya magagawa yun. Siguro dati. Bago pa niya makilala yung tulay niyang pamilya. Pero ngayon... Pok, baka hindi naman nagbago si Alex. Lord, may titira ka pang pagpapahalaga sa pagkakaibigan natin. Please, just leave me alone. Baka alam ko yung pakiramdam nung nawalan. Alas malunod ako sa lungkot nung nawala si Noah. Pero baka nakaahon ako dahil sa mga taong nakapaligid sa akin. Isa ka doon. Kaya sana huwag mo na mag-isipin na mag-isa ka. Dito ako. Si Elmer, lahat ng tropa mo sa kampo. Bok, lahat kami na nagmamahal sa'yo, dito lang kami. Huwag mo isipin na mag-isa ka.
Kailan kaya natin pwedeng puntahan si Alex, no? Sa susunod na rest day na yun, hindi naman tayo papayagan. Baka naman pwede. Hindi, nakausap ko na si Sir Lucente. Sayang naman. Kumusta na kaya siya doon? Hindi pa rin ako makapaniwala. Ano, Argeles? Masaya ka na? Nakakulong na si Alex, oh. Nakakatulog na ng maimbing. Tingin mo sa ginawa mo, nabigyan mo ng ustisya ang Kuya Olan mo? Mendoza, tigilan mo yan. Uy, Tenji! Uy, Tenji, tama! Tumigil kayong dalawa! Tumigil na kayo! Magal, Tenji! Tama na! Huwag mo babagitin ang Kuya Olan ko, ha? Tama na, tama na. Sa tingin mo, natutuwa yun? Na nakakulong ng isang inosenteng tao? Bakit ba ayaw niyong maniwala? Na hindi nga inosente si Alex. Benji, Michael, tumigil na kayo! Ayaw sila, pari labasin niyo mag-aaral sa set isa. Hindi, away kayo ng away! Mga sundalo kayo! Igalang niyo yung uniforme niyo! May kailangan ako sa'yo, importante. Ba't di mo ko pinuntahan sa opisina? Alam mong dinampot na nila si Alex. At alam mo ang dahilan. Inakusahan siya ng aiding and abetting the enemy. Alam mong hindi totoo yun. Dahil ikaw mismo ang nag-utos sa kanya na pumunta sa mga Aloraji. Sino nagsabi sa'yo? Si Alex mismo. At naniwala ka sa kanya? Hindi sinungaling si Alex. Dante, kailangan ba bubuksan ang mga mata mo? Na ang mga Aloraji ang tunay na pamilya ni Alex. Paano ka nakasisiguro na hindi siya nagsisinungaling para pagtakpan ang pagsama niya sa tunay ng pamilya? Wala. Dante, yung pamilya. Yung pamilyang yun ang pumatay sa kaibigan natin. Kay Victor. Walang dahilan para magsinungaling si Alex. Kung hindi siya nagsisinungaling, nasa ng pruweba ng assignment niya? Fonte, alam mo naman sa Intel, hindi kailangan ng papel. Pwede mong utusan si Alex verbally. Pero wala nga akong binibigay sa kanyang assignment. General, kusang nagpunta ang anak mo sa pamilya niya. Inuulit ko, wala akong binibigay sa kanyang assignment. Bong, muna na ako. Masyado pang mainit yung ulo eh. Ayaw pang makinig. Ayan na lang muna natin siya. Huwag nating pilitin kung hindi pa siya handa. Alam mo, sa totoo lang, nagigilty nga ako eh. Kamamatay lang ni General Mondejar. Bok, alam ko yung pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay. Alam ko yung pakiramdam na mag-isa. Sana lang talaga hindi siya kainin ng galit niya. Alam mo, pahinga na tayo. Maaga pa tayo bukas eh. Tama! Tsaka baka maabutan ko pa siya, no? Pag simpa ako. Masyado na matagal tong away na to. Hindi naman na tayo mga bata para hindi maayos, di ba? Teka. Ba't ako pinagsasabihan mo? Eh siya nga tong ayaw makipag-usap eh. Ang tigas-tigas. Iwas ng iwas. Oh, kung ayaw niyo makipag-usap, edi wag. Ayoko din. Eh,
ko ay lumapit, tayong lumapit, di ba? Tayong magpakumbaba. Di yun may kinig sa atin. Dahil alam niya kapitan kay Alex. Phil, subukan mo kaya ulit? Bakit ako? Sinubukan ko na. Suko na ako. Dali mo namang sumuko. Oo nga. Argüelles! Argüelles! Uy! Saan ka pupunta? Uy! Argüelles, saglit nga! Mag-usap tayo! Saan ka pupunta? Argüelles, sa isang kampo lang tayo. Hanggang kailan mo ba kami hindi papansinin? Huwag ka mag-alala, Finn. Paalis na ako. Saan ka pupunta? Mag-officer's prep course ako. Tinulungan ako ni Sir Fonte at ni Sir Jethro para makapasok. Argüelles, nagpautu ka sa kanila? Suhol yun! Bakit? Hindi ka ba naniniwala ang kaya ko? Na pwede ako maging officer? Na-deserve ko mag-promote? Argüelles, hindi ko sabihin. Ibig sabihin, hindi ba parang pagbigla-bigla naman yung pagtulong nila sa'yo? Kung kailan mag-uumpisa yung kaso ni Alex? 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 Alex na naman. Puro na lang kayo, Alex. Bakit yung believe na believe ko kay Alex? Hindi kami pagdating sa akin, malaking tuwala. Benji, Phil, ako mismo ang gusto ko. Gusto ko mag-officer's ko. Dahil ayaw ko na kayo makasama. Ayaw ko na kayo makita. Lalo na ikaw. Ano ba ako umabot sa kalagayan ko ngayon? Ang tagal ko naghahanap ng kasagutan para malaman ang katotohanan sa aking pagkatao. Sundalo na po ako. Kapag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Ang lahat ng nangyari bago ka nag-training, kalimutan na natin yun. Sundalo ka na ngayon. Sir, yes, sir. Get up, Peter. Do your best. Dahil ang totoong sundalo, hindi sumusuko.
Payungtong ko sa isang anak ni Joseph. Wala siyang death certificate. Pa, posibleng buhay pa siya. Pa, sasabihin ko po kay Nino. Para saan? Alam mo ba ginagawa mo, Alex? Pinagdududahan mo ang mga bagay na ako mismo ang nagsabi sa'yo. Hindi mo ito trabaho. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Parang pakiramdam ko may tinatago kayo sa akin. Parang ayaw niyo malaman ko ang katotohanan tungkol sa lahat ng alam mo. Tulad na kung bakit lagi na lang, Alex, tigilan mo yan ang sagot mo sa akin. Gusto mong malaman kung ano ang totoo? Sundalo ka, Alex. Hindi mo trabaho ang mag-imbestiga. Ang trabaho mo lang ay sumunod sa inuutos sa'yo. Alam mo ba kung gaano katinding abala tong ginawa mo, Alex? Pero pa, alam ko... Alex! Hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala sa'yo. Pero you should know how to obey an order. Kapag sinabi sa'yo na tama na, tama na. Huwag mo nang ipagpumilit yung gusto mo. Ano mo ba ako? Tatay, di ba? Alam mo, ang hirap sa'yo, Alex. Lahat na lang na nakikita mo, pinakikialaman mo. Inilalayo lang kita sa kapamakan. Hindi ka ba talaga titigil? Hindi ako titigil pa! Hanggat hindi ko nalalaman kung ano talaga yung totoo. Wala kang dapat malaman. Sinungaling ka pa! Alex, saan pupunta? Stop that an order! Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Anak pa ako ng mga Al-Huraji. Eh, ayaw mo sabihin ang totoo na iniisip mo maging kagahin nila ako. Takot ka ba yung sundalo ako? Naliniisip mo, nagpalaki ka ng kaaway. Dinamit mo ako para inisip mo ng kasalanan mo. Hold your fire! Alex! Halika na! Alex! Tapos ka, anak. Tawarin mo ako. Kasalanan ko lahat ng ito. Ah, ako yung dapat mag-sorry sa inyo. Puro sakit sa ulo, puro problema. Ang ginanti ko sa lahat ng pagmamahal na binigay niyo sa akin ni Mama. Lahat ng tao, ang tingin sa akin, traitor. Alam kong hindi totoo yun. Anak kita at kilala kita. Kumapit ka lang, Alex. Kahit anong mangyari, andito lang ako. Gagawin kong lahat para patunayan niya. Pero sa kabila ng lahat ng pagsuway ko sa'yo, pawang kabutihan pa rin ang ginawa mo sa akin. Salamat pa. Salamat.